ang sobrang pagkain ay karaniwang nagiging basura. Pero may mga nakaisip ng paraan para hindi masayang ang food waste. Panoorin natin ang kwentong amazing. Kung nasa TikTok at aerial acrobatics ng Kalugo, malamang nag-viral na yan. Tulad nitong sumisikat na video tungkol sa mga basurang pwedeng kainin. Bago kayo mandiri, namnamin niyo muna ang masustansyang impormasyon na aking ipapakita. Basura, nakakain! Nitong pandemya, naging resourceful ang ilang Pinoy pagdating sa pagkain. Nauso tuloy ang edible waste. Mga sangkap na nakasanayan nating ibasura pero mapapakinabangan at masustansya pala gaya ng balat ng pakwan, buto ng langka, pati na mga mata ng pinya. Kamakailan, nag-viral ang isang recipe gamit ang madalas itapon na balat ng saging na saba. Nagtala lang naman ito ng 1.4 million views. Electronics and Communications Engineer si Jane. Mas kilala na siya bilang Malolos Bulacan's very own kusinerang inhinyera. At ang viral recipe niya, pumatok dahil simple lang ang sangkap ng kanyang banana peel patty burger steak. Yung balat lang talaga yung gagamitin natin dito guys. Huwag niyong isasama yung tangkay kasi matigas na yon at saka ma-fiber. Next, ipapakuluan natin ito for 2 to 3 minutes para siguradong matanggal yung mga dumi-dumi. Tinanggal muna ni Jane ang sobrang tubig bago niya tinabdad ng pino ang mga balat ng saba. Sinahugan niya ito ng bawang, sibuyas, dalawang itlog, asin, paminta, breadcrumbs, oyster sauce at suka. So ang ginagawa ko, inilalagay ko siya rekta dyan sa ating breadcrumbs para mas madali ko siyang ma-form at ma-shape. Ayan, pagkatapos, ilalagay natin yan sa loob ng ref para mas ma-hold niya yung kanyang shape at mas madali siyang iprito for later. Mukhang masarap ha. Ang pitong balat ng saba nagresulta sa pitong burger patties. Meron tayong kasabihan, one man's trash is another man's treasure. Pwedeng sa'yo walang saysay, pero sa iba, napakahalaga. Tulad na lang ng mga leftover food o tira-tirang pagkain. Pagpag. Mga pagkaing tira-tira. Libo-libo mahihirap na Filipino, lalo na sa Metro Manila, ang umaasa sa pagpag bilang pantawid gutom araw-araw. Pero alam niyo bang, hindi lang sa mahihirap na bansa may mga taong namumulot ng tira-tirang pagkain sa mga basurahan? Kahit sa Amerika, maraming ganyan. Dumpster diving ang tawag sa gawaing ito. Basta pwedeng isalba, pinupulot nila. Sa Arlington, Texas, isa sa pinakamalaking city sa Amerika, may isang kababayan nating registered nurse ang nagsimulang mag-dumpster diving noong 2019. Sa araw ay frontliner siya. Sa gabi, basurera. Pero bakit nga ba niya ito ginagawa? Ang ating exclusive interview, abangan. Maraming Pinoy ang nangangarap magtrabaho sa Amerika. Pero may isa tayong kababayan, kahit may maayos na trabaho na, sumasideline pa rin, di lang basurera. Tubong Palawan ang Pinay na si Charity Joy Marks. Matapos magtrabaho sa Saudi Arabia, nagtungo ito ng Amerika. Pumunta ako dito ng US ng 2013. Nagkakilala kami ng asawa ko sa Pilipinas. We met back in 2010 through some friends. Got married in 2013. We've both been working as nurses and for a few years we were working at the same hospital. Hindi naman masasabing naghihirap sina Joy at Steve. Pareho naman silang kumikita. Pero bakit nga ba nila piniling maghukay ng basura? May mga napapanood ako mga ibang lahi, mga puti na gumagawa nito. So sabi ko,
Ba't hindi ko i-try? Baka may makuha rin ako sa pag-dumpster dad. Sa gabi kami pumupunta. Kompleto, parang mag-grocery ka na talaga. Sobrang nakakatipid. Yan, oh. Ang ginagawa ko sa prutas at gulay, binababat ko siya sa tubig na may suka for 30 minutes. And yung mga naka-sealed na kailangan ilagay sa wrap, hinuhugasan ko siya ng may sabon. The box was open, that's the only thing wrong with it. Yep. Beautiful, tasty, fresh. In the dumpster. Ilang beses na rin kaming nahuli ng pulis. Pero ano lang naman, tinatanong lang naman nila kung anong ginagawa mo doon or wala kang ginagawang illegal doon. Nantalap mga bulok na. Lamog na. Okay. And ato, medyo lamog-lamog yung pineapple. Okay. Yeah, mga malalambot na. Huwag na. Pero di naman lahat ng kinakain ng pamilya ni Joy ay galing dumpster. Dahil sa sarili nilang bakuran, meron silang gulayan. May mga tanim akong sitaw, alugbate, kamatis, sili, at saka okra. Ayon sa United Nations, 1.3 billion tons ng pagkain ang nasasayang lang taon-taon worldwide. Pero yung mga sobrang pagkain, dinadala namin sa donation center. Yung iba ay pinapamigay ko sa kaibigan ko. Hanggang may tinatapon at hanggang kaya ng katawan ko, gagawin ko to. Kasi sobrang sayang mga pagkain at mga gamit na tinatapon lang nila sa basurahan. Ang susunod natin pag-uusapan, mangga at siwit. Alam kong iniisip nyo, may magagawa kayo na salad, hindi ba? Pero sorry, hindi yon. Hindi pagkain ang susunod ko ibibida sa inyo. Kung hindi, plastic. Balat ng mangga, pwedeng gawing plastic. May nakitang magandang opportunity ang batang scientist na si Densibel Montinola ng Cebu sa basura mula sa balat ng mangga. Ang balat pala ng mangga at seaweed, pwede gawing bioplastic? Paano? May tinatawag na biopolymers mula sa mangga at seaweed. Ito ang pectin at carrageenan. Kapag pinagsama ang dalawang ito, makakabuo ng bioplastic. Ayon kay Densibel, matibay at flexible ang bioplastic mula sa balat ng mangga at seaweed. And the best thing about it, ito ay biodegradable. Kahit itapon, matutunaw ito sa tubig. Malaki ang problema ng ating mga karagatan sa basura. Ang bioplastic ni Densibel ay isang paraan para mabawasan ang paggamit natin sa mga di natutunaw na plastic. Sana dumating ang panahon na dahil sa mangga, mabawasan ang plastic na basura. Amazing, di ba? Kaya sa mga kapuso nating on the go, tutukan nyo ang live stream ng ating programa sa official accounts ng GMA Network, pati na rin sa YouTube at Facebook. At mag-comment din kayo ha, sa ating mga kwentong amazing.